Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon po'y 16th sa karaniwang panahon. At kaisa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Ama naming banal, nilikha mo kami upang maging tupa ng iyong sambayanan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, ikaw ang mabuting pastol na sa amin sa tuwin ay gumagabay. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Ama, ipinadala mo ang iyong banal na espiritu upang ang mga tupa ng iyong sambayanan ay laging gabayan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Parurusahan ng Panginoon ang mga namumunong walang malasakit sa kanilang mga nasasakupan at pinababayaang ang mga ito'y mangalat at mamatay. Ito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, tungkol sa mga tagapanguna ng kanyang bayan, pinapangalat ninyo at pinabayaan ang aking mga kawan. Hindi ninyo sila binantayan, kaya't kayo'y parurusahan ko dahil sa inyong ginawang ito. Ako na ang magtitipon sa nalabi sa aking mga tupa mula sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Ibabalik ko sila sa kanilang tinubuang lupa at sila'y muling darami. Hihirang ako ng mga pastol na magmamalasakit at mga ngalaga sa kanila. Hindi na muli pangdaranas ng takot at agam-agam, at wala nang maliligaw kahit isa. Akong Panginoon ang may sabi nito. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon, na pasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari sa buong karunungang maghahari. Paiirali niya sa buong lupain ang batas at karunungan. Magiging matiwasay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalawang itatawag sa kanya. Ang Panginoon ay matuwid. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. At sang-ayon sa pangako sa kanyang binitawan. Sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ikay kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang.
Ito'y iyong ginagawa, nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sasaakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ngayon dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong dating nasa malayo ay nailapit sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Pinagkasundo niya tayo. Kaming mga Hudyo at kayong mga Hentil ay kanyang pinag-isa. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, pinawi niya ang alita na parang pader na naghihiwalay sa atin. Pinawalang bisa niya ang kautosang pawang mga utos at tuntunin upang pag-isahin sa kanya ang dalawang bayan at maghari ang kapayapaan. Sa pamamagitan ng kamatayan sa krus, winakasan niya ang alita ng dalawang bayan, kapwa pinapanumbalik sa Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. Naparito si Kristo at ipinangaral sa lahat ang mabuting balita ng kapayapaan. Sa inyong mga Hentil na malayo sa Diyos at sa mga Hudyo na malapit sa Kanya. Dahil kay Kristo, tayo'y kapwa makalalapit sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat po ay magsitayo. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumarating at umaalis, anupat hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Kaya't sinabi niya sa mga ito, magtungo kayo sa isang ilang na puok
upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis silang lula ng bangka at nagpunta nga sa isang ilang na dako. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya't mula sa lahat ng bayan, ang mga tao'y patakbong tumungo sa dakong pupuntahan ni Jesus at nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, nalutigit ang mga kababayan natin mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa mga pagbasa ngayon, binibigay sa atin ni Jesus ang mga katangian ng isang mabuting pinuno, isang mabuting leader. Kapag pinag-usapan ng pinuno, kapag pinag-usapan ng leader, magandang tanong, ano bang klaseng pinuno mayroon tayo ngayon? O anong gusto mo sa isang leader? Kagad, ang bilis nating mag-isip. Ang atin agad iniisip yung mga korap nating barangay captain, mga mayor nating walang ginagawa. Napaka-unfair naman natin kung yun agad ang ating iniisip. Mga minamahal, napakadaling tingnan o husgahan ang ating mga pinuno ayon sa gusto natin. Dapat ang pinuno mabait. Dapat sumisimba. Dapat para sa bayan lagi. Dapat hindi palaaway. Dapat hindi korap. Yun ang gusto natin. At napakadaling isipin, ay hindi ko na siya iboboto dahil hindi naman siya mabait. Hindi naman siya tunay na leader. Kawaawa naman ang ating mga politiko. Pero maganda pong tanong sa ating sarili, tayo ba bilang mga leader at bilang mga pinuno, anong ugali mayroon tayo? Ayaw natin ang korap. Ayaw natin ang sinungaling na leader sa pamahalaan. Ay kayo bilang mga magulang, leader ng inyong pamilya. Kayo bilang mga leader ng inyong mga kaibigan. Kayo bilang mga boss, leader ng inyong mga tagapagtrabaho. Kami bilang leader sa simbahan. Anong klaseng pinuno tayo? Baka po kasi maiwan tayo sa pagnanais na ito lang ang gusto ko sa leader ko. Samantalang iniiwan natin ang ating sarili. Anong klaseng magulang ka? Anong klaseng pari ako? Anong klaseng nanay ako? Anong klaseng tatay? Anong klaseng kaibigan ako? Yun po ang tanong sa sarili. Sapagkat bago tayo umalis at tumingin sa mga namumuno sa atin, tingnan natin ang ating sarili. Kumusta ako bilang isang tagapamuno? Madalas po, hindi natin iyong ginagawa. Madalas, mabilis lang tayong mag-post sa social media kapag nakita niyo ang inyong kapitan na hindi kayong kinakatigan o hindi kayo kasama sa lista ng yakap, hindi kayo kasama sa lista ng mga sasahod. Napakabilis natin. Pero kumusta tayo? Kumusta ka bilang nanay sa iyong mga anak na iyong pinamumunuan? Sabi po ng Aral Batanggenyo, number 246, ang lokal na katisismo dito sa Batangas. Ang isang mabuti at banal na pamumuno ay matatagpuan unang-una sa isang pamilya at sambahayan. Nagsisimula
ang isang pagiging mabuting pinuno sa isang pamilya. Kung paanong naipakita natin sa ating mga anak, kung paano ang tunay na pamumuno. Biruin ninyo, ang iba sa atin nagtatrabaho sa mga opisina, kailangan ng anak mo ng bond paper sa school, sa opisina kakukuha. O tapos sa ikaw ay magagalit sa ating mga pinuno na lumulustay ng salapi ng bayan? Diga? Hindi nyo ga po naiisip yon? May kailangan ng iyong anak? Mangungutang ka? Hanggang sa manloko ka ng tao para lamang may magastos kayo, tapos magagalit ka sa ating mga kapitan na walang ginagawa? Madalas po kasi naririnig lang natin, laging sila ang sinisisi natin. Tingnan naman natin ang ating sarili. Kumusta na tayo bilang mga pinuno ng ating pamayanan at ng ating pamilya? At kapag pinag-usapan ng pinuno, babawiin ko na, marami nang nalulungkot sa inyo, parang gusto na akong batuhin din eh. Parang nakatungon na kayo lahat eh. Babawi na ako, huwag kayong mag-alala. Ano? Hindi ko naman kayo sinisisi. Pare-parehas tayo. Ito'y tanong ko din sa aking sarili. Anong klaseng pinunong pari ako? Kapag pinag-usapan ng pinuno, hindi tayo malalayo sa mabuting balita, ang mabuting pastol. Sapagkat ang isang mabuting pinuno, parang isang pastol sa kanyang mga tupa. Dalawang bagay tungkol sa mabuting balita ngayon, tungkol sa pastol. Ang isang pastol, mapagkalinga sa tupa. Ang isang pastol, handang mag-alay ng buhay para sa mga tupa. Gusto mong malaman kung anong klaseng pinuno ka? Paano ka mapagkalinga sa iyong mga tupa? Kinakalinga mo ba ang iyong mga anak? Tingnan mo si Jesus sa mabuting balita. Ang mga tupa, ang kanyang mga alagad, pagod. Nangaral. Bumalik. Ang sabi ni Jesus, magpahinga kayo. Yun ang kalinga ng isang pastol. Binibigyan niya ng pahinga ang kanyang mga tupa. Pero tingnan ninyo kung anong klaseng pahinga meron si Jesus. Sabi dito, pumunta sila sa ilang para magpahinga. Para malayo sa tao. Pero pagdating nila doon, nauna pa sa kanila ang mga tao. Inyo gapong narinig na ang inyong mga lolo at lola o inyong mga magulang, siya ika, habang ika'y namamahinga, ay ika'y maglaba. Narinig na gayon? O habang ika'y namamahinga diyan, habang ika'y nanonood ng TV, siya ika'y magwalis muna. Ganoon mamahinga si Jesus. Habang nagpapahinga, siya'y nagtuturo. Sapagkat ano ang tunay na kapahingahan? Iniisip nyo bang ang pahinga ay yung lamang walang ginagawa? Iniisip nyo bang ang pahinga ay yung nakamulaglag lamang sa TV maghapon? Ang tawag ho doon ay tamad, hindi pahinga yon. Ang tunay na pahinga, mga minamahal, ay yung pahingang kasama ka ng iyong pastol. Kaya nga kung ikaw ay magulang, kapag ka ganitong linggo, ayain mo ang iyong mga anak. Ayain mo ang iyong asawa. Huwag mong hayaang ikaw lamang ang sumisimba. Sapagkat ang tunay na pahinga, yung sama-sama kayo ng mga tupa at pastol. Yun ang tunay na pahinga. Alam kong marami sa inyo ay, bago pumunta dito, nag-away-away pa? Sa tagal pumili ng damit ng iyong anak, sa tagal mag-makeup ng iyong asawa, ang iyong asawang lalaki, bihis ka na, nakahiga pa. O ay ang habol ninyo ay alas 7 yan, alas 9 nang inabot ninyo. Pero ang maganda'y sama-sama kayo. Yun ang tunay na pahinga. Yung magkakasama ang tupa at pastol. Ugaliin ninyo at hindi lang sa pagsimba. Mamasyal kayong sama-sama. Kumain kayong sama-sama. Ayaw ninyong gawin ang pagpapahingang ito. Tapos pagka namatay ang inyong mga pastol, iyak na iyak kayo. Hindi man lang tayo nakapasyal na magkakasama, ay malamang namamasyal kang mag-isa eh.
Ngayon pa lamang, gusto mo ng pahinga? Mamahinga ka kasama ng iyong pastol. At kung ikaw ay pastol, mamahinga ka kasama ng iyong mga tupa. Yun ang tunay na pagkalinga sa tupa. Ang pastol, mapagkalinga. Pangalawa, ang pastol, handang mag-alay ng buhay para sa kanyang mga tupa. Tingnan ninyo si Jesus. Yan ang tunay na pastol. Nag-alay ng buhay para sa ating mga tupa niya. Ngayon, tayo, anong kaya mong ialay para sa iyong mga tupa? Marami sa atin, nagtatrabaho, pagod na pagod. Tapos sasabihin, pagod na pagod ako, hindi nyo malang ako pinapasalamatan. Ay, anong klaseng pagtatrabaho yon? Anong klaseng pag-aalay yon ng buhay para sa tupa? Alam nyo po ba mga magulang, kayo ang expert dito. Kayo'y nagtatrabaho, nagpapakapagod para sa mga pastol na hindi man lang kayo napapasalamatan. Ang inyong mga anak, lagi lamang nasa layasan. Madaling araw na umuwi. Ayaw magtapos ng pag-aaral. Ayaw magtrabaho. Gusto lamang nanonood ng TV maghapon. Samantalang kayo bilang mga pastol, trabaho ng trabaho para sa pamilya. Huwag kayong mapagod. Yun ang pag-aalay niyo ng sarili para sa mga tupa. Ay, Padre, hindi naman ako napapasalamatan. Huwag kang mag-alala. Ang kahalagahan ng pastol, wala sa pasalamat na dumadating sa iyo, kundi na sa iyong ginagawa para sa mga tupa. Bilang kaibigan, hindi pwedeng sa tuwing kasiyahan lang kayo sama-sama. Pagka may problema, samahan mo ang iyong kaibigan. Yun ang pagiging pastol sa iyong tupa. E kapag kalayasan, barkadahan kayo. Pagka may problema na, wala nang kasama. Sa mga nag-iibigan, gawin mo laging maramdaman niyang mahal mo siya bilang pastol. Bakit ganun kayo nagliligawan pa? Oh, itong mga medyo may edad na sa atin, lagi na ang pangako, ibibigay ko sa iyo ang mga bituin. Nakapagbigay na kayo kahit kalahating bituin, hindi pa naman. Pero yun ang patunay mo na mahal mo. Kaya mong ibigay ang iyong sarili. Yun ang pagbibigay at pag-aalay ng buhay ng isang pastol. Kaya nga mga minamahal, gusto mong maging pastol na may malasakit at nag-aalay ng buhay sa iba, tumulad ka kay Jesus, ang mabuting pastol. Oo, maraming problema. Oo, maraming pinagdadaanan. Marami kang mga alalahanin sa buhay. Pero hindi iyon dahilan upang maipagpatuloy mong maging mabuting pastol para sa iyong mga tupa. Laging mag-alay, laging maglingkod, laging tumulong, laging maging mabuti. Yan ang gawain ng isang tupa, ng isang pastol sa kanyang mga tupa. Upang balang araw, ang mga tupang ito magiging pastol din ng kanilang mga kanya-kanyang tupa. At mula sa iyo, na mula kay Kristo, natutunan niya ang pagiging tunay na mabuting pastol. May kakayahang magmalasakit at kumalinga sa iba, may kakayahang mag-alay ng buhay para sa iba. Alam niyo po ang isang katangian ng isang pastol para magkaroon ng dalawang ito? Iisa naman, maging mapagmahal. Gusto mong matulad kay Kristo, maging mapagmahal ka. Sapagkat si Kristo hindi lang puno ng pagmamahal, siya mismo ang pagmamahal. Gusto mong maging mabuting pastol, simulan mo ngayong magmahal. Magmahal na hindi naghihintay ng kapalit, magmahal hanggang sa ikaw ay kayang magtiis at maghirap para sa kapakanan ng iyong mga tupa. Sa banal na misang ito, mga minamahal, kay Jesus ang mabuting pastol, inyo pong ibulong mamaya sa komunyon. Sabihin ninyo, Panginoon, bigyan mo po ako ng isang pusong tulad mo, isang mabuting pastol.
may kakayahang kumalinga at mag-alay ng buhay sa iba sa ngalan ng pagmamahal. Ang lahat po ay magsitayo. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, nilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, tinipon tayo ng butihing Ama bilang kanyang bayan. Sa kanyang harapan, inakay tayo ng mabuting pastol upang ihain ang ating mga kahilingan. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahang Katolika at sa mga hinirang na mamuno rito, upang ang pangangalaga ni Kristo, kanyang kawan, ay buong tagumpay na maipadama sa buhay ng mga mananampalataya at mapag-isanawa ang mga binyagan bilang hinirang ng bayan ng Diyos. Manalangin tayo. Dinggin mo kami. Para sa mga bansa, upang ang pagmamahal at pagpamalasakit ng ipinangakong pastol ang maghari nawa sa sanlibutan at gamitin nawa ng mga lider ang kanilang mga kakayahan na mapagkaisa ang sangkatauhan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga taong nasa pagdurusa, dulot ng karamdaman, kahirapan, pagkabilanggo, at pagkakalayo sa kanilang mga kasamahan, upang ang kaaliwan at kaligtasang iniahatid ng mabuting pastol ay matamunawa nila sa kanilang mga tiisin at bagabag. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng angkan sa ating parokya, upang ang pagkakaisa na dinala ni Kristo ang maghari sa ating mga tahanan at sa tuwin ay ang hanapin nawa natin ay ang tinig ng pastol na maghahatid sa atin sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Amang mapagkalinga, narinig namin ang tinig ng aming pastol. Ipagkaloob manawa ang mga biyayang magbibigkis sa amin bilang iyong kawan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslok. Thank you.
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga pinaghahain ipinagutos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo,
ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo. Sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa, sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Papalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat, Padre Pio, taga-Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtaha sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Ilan lamang pong mga paalaala, una sa inyong pagbisita sa Pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ngayong August 31, tayo ay magkakaroon ng kumpilang pamparokya. Sa mga kabataang 12 taon ng edad pataas at kahit sa may mga edad nang wala pang kumpil, kung kayo po ay nais magpakumpil, magpalista na kayo sa opisina ng parokya hanggang August 9 lamang. Sa darating pong Martes ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass na may healing liturgy at paggagawad ng langis, unay sa alas 9 ng umaga, pangalaway sa alas 5 ng hapon. Kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa, lalo tigit ang inyong mga may sakit. Maraming salamat sa inyo ang atin pong sunod na misa mamayang alas 11 ng umaga. Inaasahan namin inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Muli po kayong magsitayo para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais niyong ipanalangin, at para po sa mga nasa kanilang tahanan ng panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bindisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin ng mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal, gamit ang mga ito'y magtamo ng iyong awa at biyaya, loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Liwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama naming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo.
Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kaming mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakaisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa, maging mabuting pastol tulad ni Kristo. Salamat sa Diyos.